Hi guys! Ayan, meron tayong parcel dito ngayon. Ito ay padala sa atin ni Ate Marie. So, thank you sa ating sponsor. Hi Ate Marie! If you are watching, gabi na. And ngayon ko palang ito bubuksan kasi dumating to medyo hapon na. And dahil marami akong ginagawa, ngayon ko lang siya naharap. And ayun, gusto ko nang buksan to guys. Bukas pa sana, kaso lang, parang hindi ko maano yung thought na hindi nakakahinga yung halaman dito sa loob. So, bubuksan na natin to guys. Para malaman natin ano ba yung laman ng mahiwagang box. Again, thank you Ate Maris of Maris Succulents and Garden Accessories. Ito guys ay mga halaman. So, kung nakita nyo dati yung mga pots na pinapakita ko sa inyo, yung magagandang pots from Ate Maris, ito naman ay halaman kasi meron din siya talagang mga binibentang halaman. Ilalagay ko dito sa ating screen yung kanyang contact details para maano nyo siya. Para makontakt nyo kung gusto nyong bumili din ng halaman. So, ito guys. Hindi ko alam kung bakit kutsilyo ang nakuha ko at hindi gunting. Tinamad kasi akong pumunta sa garden. Guys. Ayan. As always, napakagaling magpapak ng Ate Maris. Magaling siya magpak ng mga pinapadala niya. Guys, oh. Ang dami! Ate Maris, ang dami naman ito. Ang Ate Maris talaga, napaka-generous. Sobrang generous. Ilan ba itong nakabalot? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh my goodness! Sobrang dami guys, sobrang dami. Ang sabi ni Ate Maris, ito daw ay variegated ng mga halaman. So, tignan natin kung ano-ano ito. Alam nyo guys, kung napapansin nyo no, tuwing ako'y mag-garden tour, wala kayong makikitang variegated sa akin kasi may kamahala ng variegated na mga halaman. And, ayun, hindi talaga ako bumibili ng variegated. Bukod pa sa wala din naman makita dito sa area namin ng mga ganito. Wow! 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 Ang ganda naman! Guys, oh! Ito ay variegated na string of hearts. Ganda, oh! Ang healthy. And guys. Ang healthy. Ang kanya palang ID ay Seropygia woodyi variegata. Ayan guys. Baka mali ang pagka-pronounce ko. Ayan. Pero ayan. Madumi pa yata yung nails ko. But anyways, ayan yung pangalan niya. And sobrang ganda guys. Ang dami pa. Grabe yung isang ano na to ah. Isang pot na to. Naku Ate Maris. Thank you so much. May ganito ako dati guys. Kaso na maalam na. Years ago, dun pa sa kabilang bahay, may ganito ako dati. Pero, namaalam na siya. Kasi, medyo tricky para sa isa to sa mga succulents na medyo hirap akong alagaan yung mga strings na ganito. Ayan, pero, sobrang ganda nito. Tingnan nyo guys, sobrang ano talaga, oh, healthy. Diba? At ang linis. Ang ganda, ang linis. Pati yung, tingnan nyo, oh, meron na siyang roots. At ang ganda. Babalik ko dito sa ano, para hindi mawala yung kanyang ID. Ilagay ko lang dito sa bed. Tapos, may malaki. Ano naman kaya ito? Sobrang nakaka-excite guys, di ba? Na-imagine nyo ba yung saya ko? Tuwan-tuwa ako. Oh my gosh! Ito yun! Ito yung sinabi na Ate Maris na bibigyan niya ako. Wow guys, sobrang ganda. Variegated na flapjack. Ayan, ang pangalan niya pala ay Kalankowi Lucier Fantastic Variegated Flapjack. Napakahaba. Ang tiyaga ng Ate Maris magsulat guys. Tingnan nyo oh. Ayan, meron talaga siyang mga ID na
nakalagay. So kung kayo ay naghahanap ng mga rare succulents, ayan mga variegated, marami siya. Tingnan nyo guys, ang ganda at ang healthy. Ayan, ang galing ng Ate Maris maglilinis ng mga roots. Malinis talaga siya, oh. Tapos, tignan nyo. Oh, ang ganda guys, ang ganda. Ngayon lang ako nakita ng variegated na ano, flapjack. Ang ganda guys, sobrang ganda. Thank you Ate Maris. Grabe siya yung nag-birthday, para parang ako lang may birthday, ah. Sobrang sarap naman. So, parang pagkain eh. Pero sobrang sarap sa pakiramdam guys. Tignan nyo. Sobrang ganda. Gaganda pa to ngayong winter. Magwi-winter eh, oh. Wow. Sobrang ganda. Thank you Ate Maris. Ayan, balik tayo sa maliit. Merong maliit dito. From malaki to maliit ulit. Oops. Echeveria jelly jam. Alam mo, mga rare yata itong pinadala sa akin ni Ate, ano, Ate Maris, kasi hindi ko kilala eh. Echeveria jelly jam. Wow, ang cute. Guys, oh. Propagation na siguro to ng Ate Maris. Ayan, Echeveria jelly jam. Excited ako ipagtatanim to. Ayan. Mamaya ako ibubukad ka at pag meron akong box ulit. Ito, isa pang maliit. Wow! Ano kaya ito? Ay, nakalimutan yata ng Ate Maris lagyan ng ID. Tatanungin ko na lang siya, itetext ko mamaya. Pero ang ganda guys, oh. Tingnan niyo yung variegation. Diba very interesting? Paano itsura niya paglaki? Tatanong ko mamaya sa Ate Maris. Pero ang gaganda naman ito, Ate Maris. Thank you! Napaka-thoughtful, napaka-generous ni Ate Maris. Ayan, and hello po sa husband din ni Ate Maris, si Kuya Rolly. Hi, Kuya Rolly. Sana natandaan ko yung pangalan mo. Kasi parang nakakahiya pag namali ako, di ba? Sana natandaan ko. Ito medyo malaki. Ingatan natin kasi malayo ang pinanggalingan nito sa New South Wales pa, guys. Wow! Oh my goodness, sobrang ganda. Ngayon lang din ako nakakita nito. Kasi nga guys, dito sa amin, ang mga halaman ko, yung mga common lang. Kasi dito sa mga nursery, yun lang din ang matatagpuan mo talaga. Walang masyado dito ng mga mamahalin, ng mga ganyan, variegated. Si Ate Maris kasi may collection siya ng rare succulents at nagbebenta din siya nun. So again, kung gusto nyo ng mga kaibang mga succulents, i-message nyo ang Ate Maris. Ayan guys, oh. Wow! Kinikilig ako. Nung ano, nung sinurprise namin si Ate Cecil, parang meron si Ate Cecil din natanggap na ganito eh. Echeveria West Rainbow Variegata. Ayan. Ganda, oh. Oh my goodness. Alam nyo guys, hindi ko inakala na magkakaroon ako ng mga ganitong halaman. Kasi nga hindi to common dito sa amin eh. Dito sa amin, kung ano yung mga mura, yun na yung matatagpuan mo sa mga nursery. Para yung mga ganito, parang kailangan mo talaga hanapin online. Ay, ang ganda, oh. Oh my gosh. So beautiful. Ganda. Ate Marie, salamat. Sobrang salamat. Kinikilig ako. Kinikilig ako Ate Maris, pero nanggigigil ako sa'yo. Nanggigigil na ako sa'yo. Kasi ang Ate Maris sobrang bait. Ay. Ay! Ito pa. May natanggal na dahon, pero pwede siguro itong ipropagate. Feeling ko pwedeng ipropagate sa dahon. Ang ganda! Oh my goodness! Graptopetalum paraguayense SSP Bernalense Variegata.
Oh my goodness, parang ano ba to guys? Dahil Paraguayense, para ba tong ano? Parang ghost plant, ganun, pero variegated. Tingnan niyo. Oh my gosh. Ate Marie, sumalaki yung mata ko. Ngayon lang kasi ako nakakita ng mga ganitong mga halaman eh. Bakit ba walang nagbebenta ng ganito dito? Parang sa online mo lang talaga matatagpuan o siguro ay masyado lang ako malayo sa Kabihasnan bilang sa island kami nakatira. And, Diyos ko, Ate Maris, ang dami naman ito. Ito pa, isa pang maliit. Tignan natin kung ano. Ang galing magbabalot ng Ate Maris, guys. Secured na secured yung halaman. Kita nyo kanina pa ako nagbubukas. Isa lang yung may nalagas na dahon. Wow. Ano naman kaya ito? Echeveria jelly jam. Ay, may. Yung una kong binuksan, jelly jam na rin yun. Ibig sabihin na doble yung jelly jam ng Ate Maris sa akin. Ayan, oh. Ang kaganda nito, guys, pag lumaki. Parang nakikinikinita ko na siya. Ay. Napapabuntong hininga na lang ako sa mga bigay ng Ate Maris. Oh my goodness. Parang kahit sa panaginip, hindi ko man lang ito na panaginipan, guys. Magkakaroon ako ng ganito mga... Nasabi pa sa akin ng Ate Maris, gusto niya talaga ako magkaroon ng mga ganito. Eh sabi ko nga, huwag muna ako papadalang kasi diba kuya ko ng Pilipinas. So hello po sa mga nag-aabang sa akin dyan. Malapit-lapit na. Ayoko lang sabihin kung kailan. Pero magugulat na lang kayo at minsan pag nag-vlog ako, nandyan ako. Wow. Oh my gosh. I swear to God, hindi ko alam tong mga halaman na to kung hindi pa ako pinadala ni Ate Maris. Hindi ko kilala tong mga halaman na to. Pero sobrang gaganda, guys. I'd hate to think kung magkano ito nabibili. Kasi nga, rare. Diba pag rare, alam natin, medyo mahal yan. Echeveria Blood Moon Variegata. Blood Moon. Gisingin niyo yung variegation, oh. Ayun sa gilid. Sobrang ganda. Ang ganda pala din talaga ng mga variegated, no? Ayun ko nare-realize kung gaano kaliit yung mundo ko. Bakit hindi ako nakakita ng mga gantong halaman? Ayan. Oh my goodness. Ang ganda. Ay. Wala akong masabi, Ate Maris. Thank you so much. Na-overwhelm ako sa ganda na itong mga halaman mo. Ay, bakit ganun? Ay, may pangalan din pala dito sa kabila. Dalawa yung pangalan pala. Kaya hindi ko sure. Ah, okay. Ano pala ito? Tama. Echeveria Blood Moon Variegata. Pero sa likod nakalagay, siya ay isang Japanese hybrid form. Wow, may pa-hybrid-hybrid na guys. Wala akong hybrid. Ito pala ang pinakauna kong hybrid. Ayan, tignan nyo ulit. Ang ganda. Kung ito ay Japanese hybrid, ibig sabihin meron ito sa Japan. So, shoutout po sa mga kaibigan natin sa Japan. Siyempre, ang creator ng kanilang group, Succulent Japan Group. Hello po sa inyong lahat. Kay Ate Angel Hara Channel, Violis TV, Ivor Gara, si Lynn Merz, Baby K Villanueva. Ayan guys, hanapin nyo sila sa YouTube. Mga YouTubers din yan na mga taga-Japan. Grabe, ang gaganda. Talaga, inakala na magkakaroon ako ng mga ganitong halaman. So, thank you, Ate Maris, for thinking of me. Sabi talaga sa akin, hindi ko alam, guys, kung kikiligin lang ba ako o, kasi may kasamang panggigigil, eh. Oo. Matatawa sa akin, Ate Maris, pag napanood to. Pero nanggigigil na ako sa kanya talaga. Kasi gusto niya daw ako bigyan ng mga ganitong halaman. Matagal niya na to actually sinasabi sa akin, pero, ayun nga. Ako lang ang pumipigil sa Ate Maris. Oh my goodness. Echeveria Diamond State Variegata. Ito naman ay American Hybrid Form. Another hybrid, guys. Lakas maka ano, no? Kapag hybrid. Oh my goodness. Ngayon lang ako nagkaroon ng mga hybrid-hybrid. Ayan, guys, oh.
ma-red na siya. Imagine this in winter, guys. Pag na-stress pa to, baka lalong red. Tapos may variegation dito sa gitna. Ayan. Ang ganda. Sobrang ganda. Ayan. Oh my goodness. Alam mo, Ate Marie, sa totoo lang, speechless ako. Pero dahil vlog to, kailangan ko magsalita. Pero kung walang vlog, baka hindi na talaga ako makapagsalita. Oo. Sobrang na-overwhelm ako sa ganda ng mga halaman mo. And, alam nyo guys, nagdi-dream ako na one day ay makapag-vlog ako live kay Ate Marie. So, maybe someday, di ba? Anything is possible. Ito pa, isa na naman. Ano ba yan? Ay, sobrang... Ano ba yung sobrang ganda, Ate Marie? Sobrang ganda talaga. Ano ba? Guys, nanghihina na ako ng mga lagay na to. Talagang gigil ako kay Ate Maris. Parang, alam niyo, parang gusto kong manghina talaga sa sobrang sarap naman sa pakiramdam. Ayan. Ikiveria Margaret Repin Variegata. Ayan, guys. Ikiveria Margaret Repin Variegata. Ang ganda! Isipin nyo, guys, ang tagal ko na nag-aalaga ng succulents. Ngayon lang ako nakakita talaga ng mga variegated na ganito. Ewan ko ba kung bakit dito sa mga nursery sa amin, wala din talagang nagbebenta ng mga ganito. Siguro kasi ano, no, baka mahirap ibenta kapag mahal na. Kaya I'd hate to think kung magkano ito. Ate Maris, thank you. Thank you for all this. Diyos ko, guys. Nai-imagine ko na na siguro ang Ate Maris ay isa sa mga tao na mahirap biruin. Hindi ko pa nabibiru yan ng kahit ano, hindi ko pa nasubukan din mag-ano sa kanya. Pero feeling ko lang ganun siya. Sa sobrang bait talaga. Wala akong masabi. Siya ang may birthday, pero ibinigay sa akin yung iba niyang halaman. Ano ba yan, Ate Marie? Ito pa. Wow! Oh my gosh! Sobrang ganda, guys. Sobrang ganda. Ikiveria Mebina Variegata. Oh my goodness. This is so beautiful. So cute. Guys, oh. Alam nyo, guys, ito yung mga halaman na siguro kapag may masamang nangyayari sa kanila, iiyak ako talaga. Maiiyak talaga. Sobrang ganda kasi, oh. Again, ayan, tignan nyo. Ayan, sobrang ganda, diba? Hindi ko lang sure kung nakikita nyo in this light, kung gaano siya kaganda, kung nabibigyan ko ba siya ng justice, pero ako na nagsasabi sa inyo, ang ganda-ganda. Kaya kung gusto nyo, guys, ng mga rare succulents, yung mga hindi nyo pa nakikita talaga, mag-ano kayo sa Ate Maris, mag-message. Ilalagay ko ulit dito yung kanyang contact details. Kasi pag ginontak nyo siya, I'm pretty sure kapag nagtanong kayo kung ano yung mga available niya, baka sendan niya kayo ng pictures. Kasi walang ano ang Ate Maris, walang website sa mga nagtatanong. Kasi madalas ako natatanong, may website ba, may Facebook, wala po. Ano lang siya. Contact details lang. Pwede nyo siyang i-email o kaya text. Yun lang ang pwede kong maibigay. Contact details. Ayan. Graptoviria Margaret Repin Variegata. Uy! Meron ng isa kanina. Margaret Repin. Meron pa ulit. Ah! Leaves! Kasi yung kanina, guys, di ba yung Graptoviria Margaret Repin Variegata. Ngayon, merong pinadala ang Ate Maris ng mga leaves for propagation and variegated talaga, guys, yung kanyang mga leaves. Oh my goodness. Ito na. Dito na talaga matcha-challenge ang aking pagiging plantita bilang hindi nga ako sanay sa mga ganitong halaman, ano, na medyo rare. Actually, palagay ko nga rare ito. Comment below kung tingin nyo ay rare itong mga nakita nyong in-unbox ko. Ayun, guys, so hindi nyo yata makikita. Pero variegated talaga siya, pati yung mga dahon. Ayun, oh.
Kita nyo yung variegation. Ang dami guys, dahon. Sana tumubo ito. Diyos ko Lord. Ayan. Sobrang ganda. Thank you Ate Maris. Ang dami guys. Oo, dahon ng Margaret. Ikiviria Margaret Repin. Kaway-kaway po dyan. Shout out sa mga nanonood na kahit dahon lang ang ibigay mo ay masaya na. Bakit ganyan tayo mga plantita? Sobrang babaw natin no, na dahon lang sa masaya talaga tayo. Ang saya-saya ko ngayon. And, hindi lang talaga akong magiging masaya sa unboxing na to guys. Kasi, nung nag-birthday ang Ate Maris, meron siyang mga pag-giveaway na keychains. And eto, oh my goodness. Matutuwa sila ito. Shoutout na rin. Habang pinapakita ko sa inyo, shoutout na rin sa kanila. So, ayan. Unahin ko na ang creator ng Marginetics. Guys, if you haven't followed yet, if you haven't joined the group, Marginetics, Marge Santillan Official on Facebook, mag-join po kayo kasi magwa 1 year na tayo on April 9 and then tayong konting pag-game. So, ayan. Tignan nyo. Ito yung ating creator, Mamita Gina. Ayan. Ito ay para kay Mamita Gina. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. And then, ang kasunod ni Mamita Gina ay si Tess de la Cruz. Ayan guys. Tess de la Cruz. Ang ganda, Ate Maris. I love it. Tapos, ang kasunod ay ang kapatid ko. Naku, kikiligin to si Magdalene. Ayan. Si Jel Santillan. Ayan. Makakarating din to sa inyo pag uwi ko. Sobrang ano nito, sobrang gandang souvenir. Kasi madali siyang ilagay sa bag, madaling bitbitin. And pati si Ma'am Shiana ay meron pong ganyan. So, Ma'am Shiana, if you are watching, kailangan tayo magkita para mabigay ko sa iyo tong keychain mo from Ate Maris. And syempre, ako meron din. Ayan. Ayan. Thank you, Ate Maris. Diyos ko, guys. Parang hindi ako makamove on talaga. Diyos ko, sobrang gaganda nitong mga halaman. Okay. Thank you so much, Ate Maris. Ngayon, bukas ko na ito itatanim since gabi na nga. At hayaan natin silang magpahinga sa biyahe. Kailangan eh, ma-air dry ko naman to. Makakuha ng tray para mailagay sila. Tapos, bukas kayo tatanim. I'm thinking of going to Mitre 10 tomorrow para bumili ng perlite. Kasi sabi ng Ate Maris, mas maganda kung hindi lang siya plain na lupa. Kasi yung ginagamit ko na fast draining mix, panay lupa lang siya. Sabi ni Ate Maris, maganda daw kung lalagyan ng river sand o kaya perlite. So, bukas, maglalakad siguro ako papuntang Mitre 10. And titignan ko kung makakabili ako ng perlite para maihalo dun sa ating soil mix. Napaka-special. Napaka-special ng mga halaman na to. Ngayon pa lang ako gagamit ulit ng perlite. Nakagamit na ako dati but that was years ago. And hindi na ako umulit kasi nga lumulutang siya sa sa pot, sa ibabaw ng pot. Pag nagdidilig ako, lumulutang siya, natatapon. So ngayon, kailangan ko na namang gumamit. Hayaan ko na. Basta mabuhay lang itong mga to, okay lang. Tsaka siguro maganda lagyan ko na lang ng top dressing para hindi umaangat yung mga perlite. So, abangan nyo yan dahil bukas natin itatanim. For now, itatabi ko muna to sa garden. Tapos, syempre, matutulog na tayo. And then, this vlog will continue tomorrow. Good night, guys! Hi! Sarap! Ganda! Thank you, Ate Maris!